nilikha para sa isang bagay na mas mabuti. Paano natin matutugunan ang inyong matinding pagnanais? Mga kaibigan, tayo ay manalangin. Panginoon namin nasa langit, kayo po ay mataas diyan, kayo ay matalino, kami ay mahina lamang. Kayo ay dakila, kami ay maliit lamang. Bigyan niyo po kami ng katalinuhan upang maintindihan ang inyong salita, upang may sa buhay namin ang nais ninyo mangyari sa aming buhay. Salamat sa pagpapatawad sa aming mga pagkakasala. At patnubayan nawa ang nanonood nitong video nito sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kaibigan, nilikha para sa isang mas mabuti. Paano matutugunan ang inyong matinding pagnanais? May kwento ng isang guro ng biology na nangangailangan magturo sa isang lugar. Siya ay sumakay sa taxi, nahila ng kabayo at inutusan ito na umandar ng pinakamabilis na pwedeng umandar. At nakontento ang guro na ito at umupo siya sa likod ng taxi na hila-hila ng kabayo at mabilis ang balantak. Ngunit may naisip siya. Sabi niya, "Chipper, alam mo ba kung saan tayo pupunta?" Sabi ng Chipper, "Hindi ko alam. Mama." Ngunit, "Pinakamabilis tayong pupunta doon." Mga kaibigan, pwede po ba na ganito? Pwede po bang ganun? Maraming tao ang ganito ngayon, kaibigan. Sa dami ng nangyayari sa buhay, sa bilis ng mga pangyayari, hindi alam kung bakit nabubuhay. Hindi na natin alalaman kung saan patutungo ang ating buhay. Kaya naman, ang sabi ng banal na kasulatan sa Revelation 14, verse 7, ang sulat ng Apostol Juan, para sa mga mundo, sa isang mundo na naghihintay sa pagdating ng ating Panginoong Jesus. Ito ang sinasabi. Matakot kayo sa Diyos at magbigay luwalhati sa Kanya sapagkat dumating na ang oras ng Kanyang paghukom. At sambahin ninyo ang gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Sino po ang sasambahin? Ang naglalang ng langit at lupa. Ang naglalang ng lahat na nasa sanlibutan. Iniimbitahan tayo ng naglalalang na magpahinga ng pansamantala upang pag-isipan ang ating patutunguhan. Kapag naiintindihan natin na tayo ay nilalang ng Diyos, maiintindihan din natin kung bakit tayo nandito at maiintindihan natin kung saan tayo patutungo, kaibigan. Ngunit ngayon, nakalimutan na ng mga tao ang ating tagapaglalang ng ating sendaigdigan. Nagtagapaglalang ng ating lahat, nakalimutan na natin. Ang iba ay nagsasabing, ang Biblia ba ay mapagkakatiwalaan? Sabi naman ng iba ay hindi daw. Sino ba ang tama? Dito sa dalawa. Milyon-milyon ang naniniwala na tayo ay galing daw sa unggoy. Sa ibulusgan daw. Akala nila aksidente lang ang ating pagkatao. Ngunit alam ba ninyo mga kaibigan na mayroong palatandaan ang ating pagkalalang? Binigyan tayo ng Diyos ng paalala na bawat linggo sa linggo ay mapapalalahanan ng paglalang ng daigdig. Kung totoo ang Biblia, ang ating magpakailanman kapalaran, eternal destiny, ay nagdidepende kung ating tatanggapin ang paniniwala na nandito sa Biblia. Kung paano natin pinaniniwalaan ang Biblia, ay ganyan din ang iyong paniniwala sa ating Diyos. Kaya naman, ibinigay ng Diyos ang paalala na ito bawat isang linggo. Ngunit, parang ang buong mundo ay nakalimot na. At kung walang ganitong paalala, ang karamihan ay nakikilim, kapalimot na sa Diyos. Ang na Diyos ang may lalang ng lahat. Kaya ang iba ay gustong pumunta doon sa buwan o sa ibang planeta upang malaman siguro kung saan tayo nang galing. Ginagamit pa nila ang malalaking teleskopyo upang hanapin kung paano nagsimula ang lahat. Ngunit tingnan natin ang banal na kasulatan kung makikita natin kung saan tayo nang galing.
Bakit ang mga tao ay gumagastos ng malalaki upang malaman kung saan ang galing? Dahil ito ang isa sa mga pinakamahalagang tanong. Tayo lang ba ang nilikha, ang nilalang? Paano tayo nakarating dito? Bakit tayo nandito? Saan tayo pupunta? Habang ang lahat ay nagtatanong, ang kasagutan ay nasa harap lang natin. Ngunit ang mundo ay nakalimot na. At para sa mundong nakalimot, ang sabi ng Diyos, alalahanin mo na ako ang iyong tagapaglarang. At upang hindi ka makalimot, bibigyan kita ng tanda. Ano ang tanda? Sasabihin natin mamaya yan. Sa ganitong panahon na ang turo ng tao ay galing sa evolusyon, ang sabi ng Diyos, hindi ka galing sa unggoy. Nilalang kita. Ngunit, ang tanda na nagpapaalala sa atin sa paglalang? Alalahanin natin ang araw ng linggo, ang itong araw ng linggo ng paglalang. Tingnan natin. Sa awit 33 verse 8, matakot ka nawa sa Panginoon ang sanday. Sa Panginoon, ang sandaydigan, magsitayo nawan, may pangalan, paggalang sa Kanya ang lahat ng nahihirang sa sanlibutan. Sapagkat siya ay nagsalita, at iyon ay naganap, at siya ay nagutos, at iyo'y tumayong matatag, ganyan maglalang ang ating Panginoong Jesus. Hindi natin maiintindihan kung ngunit ng kompleto, ngunit kaya ng Diyos lalangin lahat sa pamamagitan lamang ng Kanyang salita. Ang salitaan ng Diyos, digkas man o nakasulat, ay may nakapaglalang na kapangyarihan. Ang sabi sa Genesis verse 2, chapter 2 verse 1, nayari ang langit at ang lupa at ang lahat ng mga bagay sa mga iyon. Sa anim na araw nilalang ng Diyos ang mundo, ang mga puno dito, ang mga bulaklak at mga halaman at ilog. Nilikha niya ang napakagandang sunset, sikat ng araw, ang napakagandang paglubog ng araw, ang buwan na nakikita natin kapag gabi, nilikha niya. Ngunit ang pinakamagandang nilalang, ang pinakamaganda ay naglalang ang Diyos ng dalawang perfectong tao. Napakalaking karangalan mga kapatid, nalalangin tayo sa wangis ng Diyos. Nilalang ng Diyos sila Adan at sila Eva upang pasimunuan maging mga pinuno ng buong mundo at lahat ng mga nasa mundo. Sabi sa Genesis 1 verse 27, kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos, siya ay nilalang. Ngunit hindi pa natapos ang Diyos sa paglalang. Ang sabi sa Genesis 2 verse 2, nang ikapitong araw ay natapos ng Diyos. Natapos ng Diyos ang gawain na kanyang ginawa. At nagpahinga siya na ikapitong araw mula sa lahat ng kanyang mga gawa. At binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ginawang banal. Sapagkat sa araw na iyon ay nagpahinga ang Diyos sa lahat ng gawain na kanyang ginagawa. Ito ang kasaysayan tungkol sa langit at sa lupa. Sa araw na likhain ng Panginoong Diyos ang langit at ang lupa. Diyos lamang, mga kaibigan, ang maaaring gumawa na banal sa isang bagay, magpapabanal sa isang bagay. At ginawang banal ng Diyos ang ikapitong araw. Naiba ang ikapitong araw. Ito ay ginawang banal para sa Diyos lamang ang ikapitong araw. Ano ang ibig sabihin? Isinaisang tabi ang banal na araw. Isinaisang tabi para sa banal na araw. Para sa banal na gawain ang ikapitong araw. Parang ganito yun. Sa kasalan, merong babae at merong lalaki. Ngunit kung ang babae ay may anim na ibang kapatid, pwede ba na sa kasalan ay kahit na alin na lang dun sa mga kapatid ang pupunta para makipagkasal? Para ikasal? Halimbawa, ganyan. Basdan ninyo ang mukha ng bride. Oo. Oh,
napapalitan ang mukha. Yan ay magkapatid lamang. Pwede ba napapalitan nilang basta-basta? Dahil pare-pareho naman silang galing sa isang pamilya. Ito sila sa isang pamilya. Mga kaibigan, alam natin na hindi ito dapat. At ganoon din ang sabat, mga kaibigan. Ang sabat ay ginawa ang hindi pwedeng ipagbalik ng basta-basta. Sabi sa Marcos 2:27, ang sabat ay ginawa para sa tao. Kaya kung ikaw ay tao, mga kaibigan, ay ito ay ginagawa para sa iyo. At hindi ang tao para sa sabat. Kaya ang anak ng tao ay Panginoon ng maging ng sabat. Ibig sabihin, nilalang ng Diyos ang sabat, kaya siya. Ang Panginoon ng sabat ay ang Panginoon. Nilalang tayo ng Diyos, kaya ang Panginoon natin ay ang Panginoon. Ganun lang po yun. Ginawa ng Diyos ang araw ng Sabado upang magkaroon tayo ng panahon. Alalahanin na tayo ay kanyang nilalang. Ito ay panahon para sa ating tagapaglalang upang pagtibayin natin ang ating pagmamahal sa Kanya at ang ating panata sa ating tagapaglalang. Isinulat mismo ng daliri ng Diyos ang batas na ito sa ikapat na utos. Nakasulat na alalahanin ang araw na ito sapagkat nilalang ng Diyos ang lupa, ang dagat at ang mga tubig dito. Kung ang ikapitong araw ay hindi makalimutan, wala sanang naniniwala sa ilusyon. Wala sanang hindi Kristiyano. Wala sanang hindi naniniwala sa Diyos ngayon. Dahil mapapaalaalahanan sila ng ating relasyon sa ating tagapaglalang. Sa pagdami ng kasalanan sa mundo, nakalimutan na ng tao kung saan siya nang galing, kung bakit siya nandito, at kung saan siya tutungo. Nang nangyari ito, nakalimutan din ng tao kung paano siya mabubuhay. Mabuhay. Nang panahon ni Moses, nakalimutan ng tao ang tagapaglalang. Sila ay nagsasamba na sa mga Diyos-Diyosan. Ngunit, mga mirakulong ginawa ang Diyos upang kunin sila sa Ehipto. Sa kanilang mga kaaway, at sila ay pupunta sa Promised Land, sa pinangakong lupain. At sa paglalakbay, dalawang bagay ang itinuro niya na nais niyang ipagawa ukol sa ikapitong araw. Una, ipinaalala ng Diyos sa kanila na inaalagaan nila niya siya, sila, at ang Diyos ang nagsagip sa kanila palabas sa Ehipto. At dahil hindi nila kayang magdala ng ganung karaming pagkain dun sa ilang, sila ay nagre-reklamo dahil naubos na ang pagkain. Para bagang hindi sila ginawa ng napakaraming mirakulo ng Diyos at hindi sila bibigyan pag-alpas sa Ehipto. Kaya binigyan sila ng pagkain ng pagmapagmahal nating Diyos. Ang sabi sa Exodus 16 verse 4, na magkagayoy, sinabi ng Panginoon kay Moses, kayo ay aking pauulanan ng tinapay mula sa langit. Lalabas at mamumulot ang tao, bayang, ang taong bayan, araw-araw, sa bahagi, ng bahagi sa bawat araw, upang aking masubok sila. Kung sila'y lalakad ayon sa aking kautusan, pagsubok pala itong mana na ito. Mana ang tawag doon sa tinapay na magagaling daw sa langit. Sa kanin na araw kapag sila'y maghahanda ng kanilang dala, ngayon ay duble ang dami ng kanilang pinupulot sa araw-araw. At sinabi ni Moses at Aaron sa lahat ng mga anak ni Israel, pagsapit ng gabi, inyong malalaman na ang Panginoon ang siyang naglabas sa inyo sa lupain ng Ehipto. Yan ang nangyari. Ang mana ay nahuhulog parang hamog sa gabi. Sa araw kapag nawala na ang hamog, ay nasa lupa ang mana. Namumulot ito ang mga tao sa umaga at ng pagtanghali ay nawawala ito. Ngunit sa ikanim na araw, tingnan natin kung ano ang nangyari. Sila ay namulot tuwing umaga. Bawat tao ay sa kanyang kailangan. Ngunit kapag araw na nang ay uminit na ito ay natutunan. Na ikanim na araw, pumulot sila ng pagkain na duble ang dami, dalawang omer sa bawat isa. At ang lahat ng pinuno ng kapulungan ay nagparoon at sinabi kay Moises, Exodus 16:23, kanyang sinabi sa kanila, ito ang utos ng Panginoon,
bukas ay tinitim na pagpahinga, banal na sabat sa Panginoon. Lutuin ninyo ang inyong lulutuin at pakuluan ninyo ang inyong pakukuluan at lahat ng labis ay itago ninyo. Inyong ititira hanggang sa kinabukasan. Sinabi ni Moses, kain ninyo ito ngayon, sapagkat ngayon ay sabat para sa Panginoon. Ngayon, hindi kayo makakakita nito sa parang. Anim na araw kayong mumulot nito, ngunit sa ipatong araw na siyang sabat ay hindi magkakaroon nito. Ang karamihan ay sumunod, ngunit ang iba ay lumabag at lumabas pa rin at namulot pa rin, ngunit wala silang nakagpuan. Ano ang sabi ng Diyos? Dito sa mga titigas na ulo nito. Sinabi ng Panginoon kay Moses, hanggang kailan kayo tatanggihan ito pa rin ng aking mga utos, pagsubok nga pala talaga ito, at ang aking mga batas. Tingnan niyo, ibinigay ko sa inyo ang sabat, kaya't kanyang ibinigay sa inyo ng Panginoon ang sabat, kaya't kanyang ibibigay sa inyo sa ikaanim na araw ang pagkain sa para sa dalawang araw. Mananatili ang bawat tao sa kanyang kinaroonan, huwag umalis ang sino man sa kanyang kinaroonan sa ikapitong araw. Kaya ang taong bayan ay nagpahinga sa ikapitong araw. Ang sabat ay pinakabanal ng Diyos mula pa nang nilalang ang mundo. At pinanginilin ng bayan ng Diyos bago pa ipinaalala sa Sinai sa sampung utos. Sa ikatlong buwan ng paglabas ng mga Israelitas galing sa Ehipto, sila ay dinala ng Diyos sa bundok ng Sinai at nagpakita siya kay Moses at nagbigay ng mensahe para sa mga tao. Ito ang sabi sa Exodus 19:5. Kaya't ngayon, kung tunay na inyong susundin ang aking tinig at tutuparin ang aking tipan, kayo ay magiging aking sariling pag-aari sa higit sa lahat ng bayan. Sapagkat ang buong daigdig ay aking, sa akin kayo ay magiging isang kaharian ng mga pari at isang banal na bansa. Ito ang mga salitang sasabihin mo sa mga anak ni Israel. Napakaganda ng pagpapala ng Diyos kung kayo ay susunod sa kanyang mga utos. Kayo ay magiging katangi-tangi, natatangi at banal na bayan ng Diyos. At isa sa mga utos na ipinapasiguradong hindi natin makikinimutan ang pagkalalang sa atin ay ang sabi, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. Anim na araw kang gagawa ng at iyong gagawin ang lahat ng iyong mga gawain. Ngunit ang sapatong araw ay Sabat ng Panginoon mong Diyos. Sa araw na ito ay huwag kang gagawa ng anumang gawain. Ikaw o ang inyong anak o ang lalaki, ang inyong anak na babae, ang inyong aliting lalaki, ang inyong aliting babae, ang inyong mga baka, ang inyong dayuhan sa loob ng iyong mga pintuan, sapagkat sa loob ng anim na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at ang lupa at ang dagat. At lahat ng nagaroon at nagpahinga sa ikapitong araw. Kaya binasbasan ng Panginoon ang araw ng Sabat at ginawa itong banal. Ang Sabat, mga kaibigan, ay nasa gitna ng sampung utos. Ikaw ay nasa puso ng sampung utos. Ikaw ay nagpapalala sa paglalang ng mundo. Ito ay kasing tanda na ng mundo mismo ang Sabat. Nangangako ang ating Panginoon ng maraming pagpapala kung tayo ay susunod sa Kanya at kung aalalahanin natin ang ating pagkalalang. Sabi Isaiah sa Isaiah 58 verse 13, kapag inyong inuulong ang inyong paa dahil sa Sabat, sa paggawa ng inyong kalayawan sa aking banal na araw at iyong inawa ang Sabat bilang isang kasiyahan at marangal ang banal na araw ng Panginoon at ito'y iyong pinarangalan na hindi ka lalakad sa iyong harang sariling lakad, nihahanap ng iyong sariling kalayawan, hindi magsasalita ng inyong mga salita. Kung magkagayoy, malulugod ka sa Panginoon. Nakakalungkot, ngunit nakalimutan ng mga tao ang utos ng Diyos. Nakalimutan din nila kung sino ang sasambahin at kung anong araw. At hindi tumagal, ang sinasamba na nila ay mga kahoy at mga bato. Nakalimutan nila kung saan sila nanggaling. Ang mga propeta na pinadala ng Panginoon ay muling ipinapaalala ang mga utos, revival, at upang manumbalik ang mga tao sa Diyos. Sabi ni Isaiah, na hindi lang para sa Hudyo ang Sabado. Ang pangingilin ng araw ng Sabado ay sinimulan bago pa nagkaroon ng mga Hudyo.
At ang pagpapala ng Diyos ay hindi lamang sa mga Hudyo. Sabi sa Isaiah 66 verse 6, sa bawat nangingilin ng sabat ay dadalhin ko sa aking banal na bundok, dibundok, at pasasayin ko siya sa aking bahay dalanginan, sapagkat ang aking bahay ay katawan yung bahay ng panalangin para sa lahat ng bayan, hindi lang para sa Hudyo. Wala saan man sa Biblia na ang gapatong araw ay tinawag na sabat ng mga Hudyo. Ang sabi sa Marcos 2:27, ang sabat ay ginawaan para sa tao, lahat ng tao, at hindi ang tao para sa sabat. Ang ipuntong araw, sabi sa Exodus, ang ipuntong araw ay sabat ng Panginoon mong Diyos, sapagkat ang anak ng tao ay Panginoon ng sabat. Ito ay dahil ang sabat ay nilalang ng Diyos, kaya Panginoon ng sabat ang ating Diyos. Sabi sa Revelation 1 verse 10, ang araw, ang sabat ay araw ng Panginoon. Sabi ni Juan sa Apokalipsis, ang sabat ay hindi lang pagpapaalala sa paglalang at sa pagtagapaglalang. Ito ay palatandaan ng Diyos sa tao. Sabi sa Ezekiel 20:20, inyong ingatang banal ang aking mga sabat upang ang mga iyon ay maging tanda sa pagitan ko at ninyo, upang inyong malaman na akong Panginoon ang inyong Diyos. Ang Panginoon na naglalang ng sabat ay siya rin Panginoon na naglilinis ng kasalanan at nagpapabanal sa mga tao. Ang ating tagapaglalang ay ang ating rin tagapagligtas. Sabi sa Ezekiel 20 verse 12, bukod dito, binigay ko rin naman ang sa kanila ang aking mga sabat bilang isang tanda sa pagitan ko at nila, upang kanilang malaman na ako ang Panginoon na nagpapabanal sa kanila. Ang sabat ay itinatag bago pa nagkaroon ng kasalanan. Ito ay pagdiriwang din kapag napawi na ang kasalanan sa sanlibutan. Sabi sa Isaiah 66 verse 22, sapagkat kung paano ang bago, ang mga bagong langit at ang mga bagong lupa, ang mga bagong langit at ang bagong lupa na aking nilikhain ay mananatili sa harapan ko, sabi ng Panginoon, gayong mananatili ang inyong lahi at ang inyong pangalan. At mula sa bagong buwan hanggang sa isa pang bagong buwan, at mula sa isang sabat hanggang sa isa pang sabat, paruroon ang lahat ng laman upang sumamba sa harapan ko, sabi ng Panginoon. Hanggang sa magpakailanman ang mga tao ay magpapangilin ng sabat sa pagpaparangal sa kaniyang bilang manlalalang sa ating Diyos na tagapagligtas. Kung ang sabat ay ipinagdiriwang bago pa man dumating ang kasalanan, at kung ipagdiriwang din ito kapag nabago na ang mundo at natanggal na ang kasalanan, hindi ba nararapat, kapatid, na ngayon pa lamang ay ipapangilin na natin din ito? Kung may mga natutunan tayo tungkol sa Diyos at tungkol sa sabat, kung may mga katanungan tayo, maaari natin itanong kay Jesus sa Biblia kung paano ni Jesus ipinangilin ang sabat. Sinalaysay ni Lucas sa mga kasulatan kung ano ang ginawa ni Jesus sa sabat. Sabi sa Luke 14 verse 6, dumating siya sa Nazaret at kanyang nilakad, na kanyang nilakhan. Sila'y pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabado, sila'y nagsimba. Tulad ng kanyang kinaugalian, at tumindig siya upang bumasa. Ang sabi ng Biblia, ito ay kinaugalian ng ating Panginoon na sumimba kapag Sabado. So magandang example po yun. Ang sabi sa diksyonaryo, ang ikapitong araw na ay ang Sabat ay ikapitong araw ng Sanlinggo. In short, Sabado. Kung ang araw ay napalitan o nakalimutan sa panahon sa pagitan ni Adan at ni Moses, ay dapat sana itinama ito dito kay Moses kung nagbago na ito. Kung nagbago na ito simula ng panahon ni Moses hanggang sa panahon ni Jesus Christ, ay dapat sana sinulat ito ng mga disipulo ni Jesus Christ. Dahil ito'y sana, no? Kung ang Sabat ay pinalitan
sa panahon ng mga alagad, ay hindi dapat sana sinulat ito sa gawa, sa Acts, o kaya saan pa man sa Biblia, dahil binago na, ngunit wala doon. Kung pinalitan ang Sabat ng mga Hudyo, ay hindi dapat ang mga Hudyo ngayon ay iba ang pinangingilin. Pero kapag kayo pumunta sa Israel, yun pa rin ang pinangingilin ng mga Hudyo. Ngunit ang Sabat ay hindi binago ng panahon ng Panginoon ni Jesus Christ dito sa lupa. Ang naging isyo lamang noon ay ang katuruan ng mga pari na nagpapahirap sa katuruan ng tao, ang mga katuruan ng tao, commandments of men, at nagiging iba ang sa pangingilin ng Sabado. Noong inaasahan ng mga paraiso ang Panginoong Jesus sa paglabag daw sa kanyang kautusan tungkol sa Sabat, ang sabi ng Panginoong Jesus, kaya't matuwid na gumawa ng mabuti sa araw ng Sabat. Ayon sa Biblia, si Jesus ay nagpapagaling at nagbiministeryo. Ang Sabat ay para sa pagbabalik sa akin sa imahe ng Diyos, para sa pagpapalaya sa kasalanan, sa kapinsalaan, sa kasakiman, at sa pagbibigay sa atin ng kakayapan. Ito ay pagpapaalala sa ating manalangin. Ganito ang gawain na ipinangka ng Panginoong Jesus dito sa mundo. At ganito rin ang ginagawa ng mga disipulo niya pagkaalis niya. Ang pangilin ng Sabado ay pinahalimbawaan din ng mga alagad ni Jesus na siya nung siya ay mamatay. Sa panahon ng krisis na ito, ang mga kaibigan ni Jesus ay nagpahinga ayon sa utos ng Diyos. At saka lamang nila inikasikaso ang pagbubuhos ng mabango sa bangkay ng ating Panginoon pagkatapos lamang ng mga oras ng Sabat. Ang sabi, Nooy ika sa Luke 23 verse 54, ng araw ng paghahanda at malapit na ang Sabat, ang mga babae na sumama sa kanya mula sa Galilea ay sumunod at tinignan ang libingan kung paano inilagay ang kanyang bangkay. Sila ay umuwi at naghanda ng mga pabango at panghaplos at ng araw ng Sabat ay sila ay muna nagpahinga ayon sa kautusan. Bago dumating ang Sabado ay ang pag-asa nila si Jesus ay inaipako sa krus. Sila ay napakalungkot. Nakita nilang namatay si Jesus sa krus at parang niliging na rin ang kanilang mga pangarap doon sa libingan. Nais sana nilang buhusan ng pabango ang bangkay ng ating Panginoong Jesus. Ngunit, hindi pwede dahil Sabado pa. Sabi sa Luke 24 verse 1, nang unang araw ng Sanligo sa pagbubukang liwayway, pumunta sila sa libingan dala ang mga pabango na kanilang ihanda. So, ano ang pagkasunod-sunod ng mga pangyayari? Una, Biyernes, araw ng paghahanda, namatay si Jesus Christ. Ikalawa, ang Sabado, araw ng kapahingahan, si Jesus Christ ay nakalibing. Nasa kuweba. Sa araw ng Linggo, ay unang araw ng Sanlinggo. Sa Linggo, ng unang araw ay ang mga babaeng katulong ni Jesus ay nagbubuhos sana, kaya lang, siyempre, wala na doon si Jesus Christ nung sila'y dumating doon. Ang sabi ni Jesus Christ, napako sa krus ng Panginoong Jesus sa araw ng paghahanda, Friday, ang sabi niya, nagtupad na. Natapos niya ang gawain ng kaligtasan at nagpahinga siya sa libingan ng araw ng Sabado. At nabuhay ng araw ng Linggo at ng araw ng isang, sa unang araw ng isang Linggo. Kahit sa kamatayan, mga kaibigan, ipinangingiling ng Panginoon Jesus ang Sabado. Nagpahinga siya sa libingan ng araw ng Sabado. Habang tayo ay lumalapit sa krus, mga kaibigan, maiintindihan natin na hindi pwedeng palitan ng kahit anong araw ang ikaputo. Dahil pag pinalitan natin ang Sabat, ay pinapalitan na rin natin ang paglalang, pinapalitan na rin natin ang sampung utos, at ang pagkapako sa krus ng ating tagapagligtas. Mahalaga na ang tamang araw na ipangilin. Ang sabi pa ng isang manunulat na Kristiyano, si George Vanderman, sa aklat na Hindi Ito Remember, paano natin makikita na ang kanyang mga alagad ay sumusuway upang sirahin ang mga banal na oras? Kahit ang mga kanilang gawain, makapuso, paano natin makikita ang siya namatay sa krus dahil sa utos na hindi maitaya kahit iligtas niya ang kanyang sariling buhay? Paano makakatayo sa nagdiningas na liwanag ng Kalbaryo at sasabihin na wala na itong halaga? Sabi ng manlalangin,
alalahanin mo. Ngunit marami ang nakakalimot. Hindi iyon ang plano ng Panginoon, kaibigan. Inaasahan ni Jesus na ang mga Kristiyano ay mangingilin ng Sabado sa lahat ng panahon. Sabi sa Mateo 24:20, kaya't idalangin ninyo na huwag mangyari ang pagtakas ninyo sa araw, sa taglamig o sa Sabado. Ibig sabihin, inaasahan ng Panginoon, Jesus, na ang mga Kristiyano na mangingilin pa rin ang Sabado kahit nasa 70 AD, kung kailan ang Jerusalem ay nipredict ng ating Panginoon na sisirain. Sa Gawa 17:1, nakasulat, sa bawang tipan, nakalagda na ang mga alagad ni Jesus ay mangingilin ng Sabado kahit nung pagkatapos na mabuhay si Kristo. Ito ang nakasulat. Nang nakarating sila sa Thessalonica kung saan ay may isang sinagoga ng mga Hudyo at si Pablo ay pumasok ayon sa kanilang nakaugalian sa loob ng 3 Sabat ay nangatwiran sa kanila mula sa mga kasulatan. Sa Gawa 13:42, nakiusap ang mga tao na ang mga bagay na ito ay muling sabihin sa kanila sa susunod na Sabat. Ang susunod ng susunod na Sabat ay nagtipon ang halos buong lungsod upang pakinggan ang salita ng Panginoon. Nagpakadaos si Pablo ng 84. Nakapagdaos si Pablo ng 84 na pangpupulong sa araw ng Sabat, sa araw ng Acts, mga Gawa. At ang Sabat ay parang gintong sinulid na nakatayo mula sa Genesis hanggang sa Revelation. At naglalarawan ng mga naghahanda ng mga tao na susunod sasalubong sa ating Panginoon sa kalawang pagdarating. Sabi sa Revelation 14:12, narito ang panawagan para sa pagtitiis ng mga banal sa mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at humahamak ng matatag at pananampalataya ng Diyos. Tumutupad sa mga utos ng Diyos. Sa 1:14-15, ang sabi ng Panginoong Jesus, kung ako'y inyong minamahal, tutuparin ninyo ang aking mga utos. At ang isa sa mga utos ay alalahanin mo ang Sabat. Kung mangingilin tayo ng Sabat at sasambahin natin ang ating manlalang, hindi natin makakalimutan kung sino ang naglalang sa atin at ang lahat ng nasa sandaigdigang nalalang. Kung mangingilin tayo ng Sabat bawat isang sanlinggo, hindi tayo makakalimot kung sino tayo, na tayo ay mga anak ng Diyos at siyang hari ng sandaigdig. Hindi natin makakalimutan kung paano tayo nakarating dito. Alam natin na ito ay ninais ng Diyos na tayo ay dalangin. Ang Panginoong Jesus, mga kaibigan, na siya ang nagsabing, alalahanin mo ang Sabado, ay nagbubukas palad na nag-iimbita sa atin ang mga palad niyang naitako sa krus ng Kalbaryo dahil sa ating mga kasalanan. Siya rin ay nananawagan na sumunod tayo sa Kanila. Tayo po ba ay susunod sa ating manlalang mayuti? Tutuparin ba natin ang kaniyang utos na alalahanin ipangilin ang araw ng Sabado? Sasambahin ba natin siya bawat sanlinggo simula ngayon? Susundin ba natin ang halimbawa ng ating Panginoong Jesus at ang mga apostoles na sa pagsamba sa manlalang sa 7 araw ng Sabado? Ang Sabat, mga kaibigan, ay hindi simpleng kung aling araw lang ang tama. Ito ay kung paano tayo susunod sa lahat ng bagay na inuutos ng Panginoon. Ang ibig sabihin ito ay ang pagtatayo natin kasama si Adan at si Eva na sumasamba sa Eden noong unang Sabado. Ibig sabihin ito, tayo ay sumusunod sa Diyos. Katulad kasama ni Moses, nang sinabi kay Moses, alalahanin mo ang Sabado ay Panginoon. Ito ay ang ibig sabihin ay pagsamba sa araw ng pagsamba ng propeta Isaias, Jeremiah, pare-parehong Sabado na nagsasamba sa Diyos. Daniel at ang lahat ng dakilang mga alagad ng Diyos sa lumang tipan. Ito ang ibig sabihin ay pagpupuri sa Diyos sa araw ng Sabado bilang tagapaglalang siya ng lahat ng kasama natin ang mga tao
salasbaong tipan si Pedro, si Santiago, si Juan, at lahat ng mga alagad ng Panginoong Jesus sa bagong tipan. Ito ay ang pagiging kaanib sa grupo ng mga tao na sa huling panahon na sabi sa Apokalipsis ay tutupan sa mga utos ng Diyos. Kaibigan, kung nais mong tumugon, kung ganito ang inyo tugon, ay oo sa lahat ng katanungan. Ito po, oo Panginoong Jesus, ako ay susunod sa inyo. Uunahin ko ang inyong mga utos. Susunod ako sa lahat ng mga bagay na iniutos ninyo. Kung ito po ang aking nais, ang inyong nais, tayo ay manalangin. Panginoon namin nasa langit na naglikha sa amin, na nagliligtas sa amin, na nagpapabanal sa amin, na nagbibigay sa amin ng mga kautosan kung ano ang kailangan namin gawin upang kami ay mabigyan ng pagpapala. Maraming salamat po sa katotohanan sa Biblia na malinaw at malakas ang ibigin siya kung ano ang kailangan namin gawin, kung anong araw kami magigiling sa inyo. Kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng nagsulat ng Biblia, mga propetang binigyan ninyo ng inspirasyon ng banal na Espiritu upang isulat ito at aming mabasa. Panginoon, bigyan niyo po kami ng lakas at tibay ng loob na sundin ang inyong ang utos. Salamat ng marami sa pagligtas sa amin at pagtatanggal ng aming mga kasalanan. Pasawarin niyo po kami sa ibang, sa aming lahat na kasalanan. Pagpalain niyo po ang mga nakakanood nito na ito'y may sa buhay nila. Maraming pong salamat sa pagdinig sa aming panalangin. Pangalan ni Jesus. Amen.